Kapag nanahan ng matinding pagnanais sa isang bagay na nahawakan ng mortal, ito ay nagiging goblin. Isang espadang may bahid ng dugo mula sa di mabilang na labanan ay binalot ng matinding pagnanasa dahil sa dugo ng may-ari nito. Sa sandaling yon, magiging abo ang lahat at magkakaroon ng kapayapaan. Kaysa mang orakulo naman talaga, kapag ang mga goblin binabalik dito sa mundo, matatagpuan sila kahit saan maliban na lang kung ayaw nila. Kahit ngayon pwede sila... Ano bang tinatawa-tawa mo dyan, ha? Ang kawawang goblin, hinahanap ang bride niya. Ang hindi niya alam, ako siya. Ganun ba yon? Hindi lang halata ngayon, pero marami ako maniligaw nung araw. Baka magulat ka, wala na ako rito sa susunod na dumaan ka. Buti ka pa. Tumatanda na talaga ako. Hindi ko dapat sinabi yon sa isang dalagang ina. Shhh, ang salbahe naman. Sa laki ng discount na binibigay ko sa'yo sa mga tinda ko, ako pang salbahe. Yung lalaking nang iwan sa'yo, yun ang salbahe. Sa bagay, may point ka. Pero ang lungkot naman ang kwento nyo. Ano namang nakakalungkot doon? Ang romantic pero ang tragic masyado. Maghahanap ng bride para lang mamatay siya. Ang sama naman ng Diyos. Ganun naman noon pa man. Makasarili at maingitin. Sarili lang ang iniisip. Parang meron akong kilalang ganyan. Ah, sige, una na po ako. Thank you sa kwento. Pagbalik ko ah, dapat nandito pa rin kayo. Sa sandali ng bingit ng kamatayan, humiling ka ng may labis na pagnanais. Sakaling may Panginoong mahabag at tumupad ng kahilingan mo. Hindi ko gagawin yan kung ako sa'yo. Alam mo, kung nalayas ka sa inyo, lalo ko mahihirapan. Hindi mo na makikita ang mama mo. Sino ka ba? Koreano ka ba? Mas komplikado pa ron. Pagkakataon mo na, sabihin mo sa kanya ng malinaw. Inampun niyo ako kaya anak niyo ako. Alagaan niyo ako ng maigi. Magsabi ka sa mama mo, humingi ka ng tulong, masakit ka mo. Anong sinasabi mo? Tabi dyan. Hindi ka mamamatay sa ganyang kaliit na sugat sa braso mo. Sino ka ba? Tingnan mo sila at sabihin yun. Kaya mo? Kung bugbugin niya ako, pananagutan mo ba? Binali ko na ang tadyang niya para sa'yo. Yan ang lunch mo. Pumasok ka sa school. 4 ang sagot sa question 17 sa math test. Hindi 2. Yun lang ang naging mali mo. Sino ka ba? Yung totoo.
sino ka ba? Yung totoo. Siya. Ang tubig, ang apoy, ang hangin. Ang liwanag at ang dilim. Pero minsan na rin siyang... Sandata. Ano ka mo? Subukan mong ulitin yun. Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ng general. Ang pinuno ng rebelding si Kim Shin. Kubarin mo na yan. Tulog kong mula. Oo na. Sandali lang. Nagtaksil ka, Kim Shin. Kagatin mo ang espada. Lumuhod ka, tanggapin ang utos. Puputulin ko yung dila mo. Anong pagtataksil? Nababaliw ka na. Sumagot ka!
General, nagtaksil ka, Kim Shin. Kagatin mo ang espada. Lumuhod ka! Pupuntahan ko ang kamahalan. Kim Shin, sigaw! Huwag mo akong pigilan, mamamatay ka. Tumabi ka. Hari ng bansa na siyang kontrolado ng kabanalan. Ngunit mukhang mas kinikilala siyang banal. Nalilin lang ang mga tao sa balita ng kanyang tagumpay at patuloy ang banta ng lakas niya sa maharlikang pamilya. Kailangang maputol ang sungay ni Kim Shin hanggat kayo'y may oras pa. Espada na nagbanta sa buhay niya. Ngunit hindi niya nakita ang takot ng batang hari na nilalamon ng inggit. Hindi niya napagtanto na iyon ang pinakamatalim na espada na siyang nagbabanta sa buhay niya. Kailangan niyo pang paabutin sa ganito. Kaya huwag ka nang hahakbang pa. Tumigil ka na. Ano pa man ang pakay mo, tumigil ka na. Kung mamamatay ka ngayon bilang rebelde, hahayaan ko mabuhay lahat bukod sa'yo. Ngunit, kung magpupumilit ka pa rin lumapit, kikitilin ko ang buhay nilang lahat at makikita mo silang nakahandusay sa iyong paghakbang. Humakbang ka, General. Kaya ko. Huwag mo akong alalahanin. Muli. Kamahalan ako. Alam ko. Totoong naiintindihan ko. Kung ito na ang katapusan, ito rin ang tadhana ko. Kumilos ka na ngayon. Huwag kang hihinto. Humakbang ka papunta sa kamahalan. Patayin ang lahat ng kanyang mga kaanak! Sundin ang utos ko!